Sa unang tingin, aakalain na ordinaryong basura lang ang nagkalat sa bahagi ng EDSA White Plains sa Quezon City kaninang madaling araw. Iniiwasan ito ng mga motorista at ilang nagbibisikleta. Pero hindi lang pala ito ordinaryong basura. Nakahalo kasi sa mga karton, plastic bottles at diaper ang ilang gamit ng face mask, gloves at may PPE pa. Ang isang gloves may bahid pa ng dugo. Nakababahala lalo na ngayong panahon ng pandemya. Dumating ang mga street sweeper ng MMDA para alisin ang mga basura. Tinulungan sila ng mga opisyal ng barangay Camp Aguinaldo. Natatakot po. Trabaho lang po namin kasi ito eh. Ito po yung trabaho namin. Kaya po, kailangan po namin gawin. Natatakot din. Di man namin alam na galing sa ospital yung mga basura. Kala namin kanina, mga normal lang na basura. Ayon sa MMDA, may CCTV camera sa lugar pero hindi nakuna ng partikular na insidente dahil nakapaling sa kabilang side ang camera. Pero nire-review na raw ang iba pang camera sa kabahan ng EDSA. Hindi natin alam kung intentional to or accident, but nonetheless, kung tumapon yan, dapat nakita nila bumagsak sa kanilang truck at pinulot nila ulit. At hindi tayo nagkakalat ng basura dito sa EDSA. Kabilang sa mga nakuhang basura, ang ilang papel ang may nakasad na pangalan ng isang ospital. Naipagbigay alam na raw ito ng MMDA sa Joint Task Force COVID Shield. This is very critical, ano? Dahil nasa pandemya tayo. Any kind of medical waste that are being dumped on the road is very dangerous to the health of the people. Kaya hindi pa pwede mangyari ito, not by incident or not by intention. Natanggal na ang mga basura. James Agustin, GMA News.